Sound check. Okay na. Good. So, welcome back po ulit guys sa ating channel, Stock Play. So, this one is part 2 nung ating last video, no, for this day. So, ito po yung ating part 1. Ayun, no. Stock market top trending stocks in PH. So, paki-browse na lang po sa may videos. Ayan, para mas mabilis ma-navigate. Ayan, so ito siya, no. Right here. And also, don't forget to push or to press this red button. Okay? Para palagi kayong manonotify, no, sa mga bagong videos na i-upload natin. Saka to, ayan, don't forget to press the bell button. Ito, yung all. Ayan, para palagi kayong ano, no, manonotify. Ayan. Tapos, here, so don't forget to follow my account. Ayan, sa may Instagrams, StockPlay. At ganoon din sa ating Facebook page, StockPlayPH. So, pakisearch na lang po yung page, no? So, let's start. At medyo marami tayong pag-uusapan ngayon. Let's start. Wait. Ayan, so habang nag-charting tayo, eh, may coffee ako rito, guys. Ayan. Let's start. Number one is, ano na nga to? FNI. Ayan, so meron po akong kopyahan. So dito, kay FNI, sa part na to, so, siya ay nag-breakout na, no? Alright, sa part na to, nag-breakout na siya dito, guys. Dito sa may resistance natin, ano? Right here. Ayan, kasi resistance to, eh. Ayan. Sa may 1.4 pesos. And ngayon, so bakit parang napipinch off siya rito? So, hanapin natin kung bakit. So, based dito, so, possible, eto na yung resistance natin, eh. Okay, marami ng touches dito, guys. Ayan, right here. Ayan. Tapos, yung next is possible 1.6, tapos okay, sa part na to, no? 1.75. Okay, sa part na to. Dito, guys. Ayan. Tapos, i-check natin yung trend. Meron pa bang trend to? Ayan. So, very important yung trend, guys. Ano? Very important. Ayan. So, base dito. Ayun. Huli ka. Huli ka, Balbon. So, siya ay downtrend line, ano? Since 2017. Ayan. So, wait lang. At medyo nalalaglag yung wire nung, ano, mouse. Since 2017, downtrend tayo kay FNI. So, first touch, second touch, lower high, and retest right now, ano? So, sa part na to, pagka nakapanik, very good, no? So, pagka nakapanik, very good. So, dapat mag-breakout siya rito sa 1.6 peso. Ayan, so, tignan natin. Kung hindi, so, possible magpupullback muna tayo rito kay FNI. O yan, sa may support, no? Dito sa 1.38 peso. Okay, tapos so sa part na to kasi, this one is possible cup with handle pattern. Ayan, so kabe breakout pa lang natin dito sa neckline. So possible magkaroon muna to ng throwback, no? If ever na, hindi siya makakapanik dito sa may downtrend line natin since 2017. And sa moving averages, 50, okay, 100, malayo, 200, okay, good.
cloud. O ayan, so uptrend to, no, bullish guys. Pero dapat nga is mag-breakout nga dito. Kasi pagka hindi siya nakapanik sa taas, delicates to, no, si FNI. Tapos sa RSI, overbought na. Kaya ingat-ingat na lang, ano, overbought. So tingnan natin kung ano yung pinakamataas. So based dito, ang normal is ano, 73, no? So ngayon siya ay nasa 75 na almost. And here 75. O ayan, so pwede pa nga itong umakyat guys. So possible breakout. So still possible pa naman yun. Hanggang 87 kaya niyang pumanik, no? So tignan natin. Tapos dito sa MACD, sa MACD is medyo magulo. Wait lang, saburahin muna natin. So base dito, higher high guys, kaya still good pa naman to, no? Ayan. So this is very crucial for FNI. So dapat mag-breakout nga doon. Good looking naman yung kanyang mga indicators. Tapos dito uptrend guys, no? Uptrend. Ayan, no? Diba? Napaka-nice. Good. So here, ayan, so ito yung resistance natin. Ayan, so meron tayong uptrend dito kay FNI. Good. Right? Ayan. So let's see kung makakapanik, ano? To make a higher high dito kay FNI. Tapos next natin si pizza. Oops. Wait, magkakape muna ako. Resume. Ayan. So dito guys, so we have here a nice breakout. So very nice, ano? So we have here, ayan, no? So mala ano siya, no? Mala hanging man dito sa part na to, pero ayun eh, bullish, ano? So talagang pinasukan to. Shoot na shoot. Swak, swabe. Okay. So from here, so ilang percent 'yon yung kay ginapang niya. Ayun, 10%. Not bad, no? So since siya ay nag-break out, so tignan natin 'to kasi this pattern is ascending triangle pattern, no? So series of higher lows, 1, 2, 3, 4, tapos flat top. Okay, flat siya, yo. So meaning ang magiging target natin kay pizza is yung height, yung height ng triangle. Ayan, so let's say for example eto. Okay, so dito, ayan, tapos idadrag natin kung saan nag-breakout. So based dito, ang neckline natin or yung breakout point is here. Ayan, sa may red box. So based dito guys, ang target price natin is malapit dito sa may 9.4 pesos. Okay? So syempre kailangan natin ng confirmation support. Ay, sa ano pala, sa resistance pala. Ayan. So, anong resistance natin dito, guys? Kay pizza. Okay. So, wala na ba to? Hanggang 2017 lang ba to? So, based dito, eto na nga. Eto. So, ayan. So, malapit dito, guys, sa may 9 pesos, no? Ayan, so, pwede na kayong magtipi rito. Ayan. And sa part na to, let's see
50 malayo, 100 malayo, 200. Okay, so malapit ng ano no, mag Golden Cross. So this part is possible accumulation phase kay pizza. And right now, so this is the start of the FOMO. FOMO phase, no? Pag sinabing FOMO phase, okay, marami nang sumasakay or nagbabay doon, ano? So meaning maraming demand. So pagka maraming demand, dapat yung volume is pataas. So sa part na to, possible is markup phase or yung tinatawag nating FOMO. FOMO phase, no? So let's see. Tapos kay Cloud, ayun, sideways, ano? Breakout, good. Good to. In here, overbought na sa 87, so medyo mataas na to. Okay, so prone na to guys sa pullback, no? Pullback. Ayan, kasi ang ano niya, ang common value niya kay RSI is 79 lang. Okay? So dito lang guys is nagpo-pullback na siya, no? Ayun, no? 1 a 2 a 3 a 4, 'di ba? Tapos dito breakout tapos hold then push up. Okay, so nag-push up siya, breakout guys eh. So pagka nag-pullback to possible is hihinto muna dito 'yan. Okay? Yan. Tapos kay MACD. So tignan muna natin 'to. Higher highs. Okay, good. Ayan. So as long na wala siyang lower high na piniprint, okay pa rin tong si pizza, no? Tapos dito breakout ulit, good. So ang next target natin dito for breakout is wait lang, ito oh. Oh, diba? Sakto. Oh, ayan guys. So tignan natin kung magbe-breakout, ano? So pagka hindi, de pull back muna tayo rito. Pull back tapos bounce, no? Ayan, so tignan natin kay pizza. Wait lang, magkakape muna ako. Ayan, good. EEI, next. EEI. How I wish na mawala na yung ano, no? Bagyo, kawawa naman yung mga masasalanta. Let's pray for our country na sana hindi maano yung hindi malaki damage, no? So sa part na to kay EEI, let's see kasi meron pa rin ditong ano 'yo. Ayun, no? Si green line is resistance yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, meron tayong confluence sa ating horizontal resistance, no? And still, kung titignan natin sa macro view, since 2017 September, siya ay downtrend, eh, oh. 1, 2, lower highs, lower highs, lower highs. Okay, so wala pa tayong ano dito, retest, no? So kung siya ay magbe-break out sa may red line, so possible ang target natin is wait, here sa may 8 pesos, ano? So dito guys, ayan sa part na to. So pagka hindi nakapanik, so possible is malalaglag tayo dito sa may 7.2 pesos. Ayan. So, this is very crucial for EEI, ano? Since siya ay nasa downtrend pa rin. And sa moving averages, 50, 100, malayo, 200. Okay, good. So, meron na tong golden cross, ano? And sana masustain. Right? Ayan. Kasi still,
nasa downtrend pa rin tayo dito. Cloud, okay, good. Let's see. And sa part na to, parang may trend eh. Oh. Ayun o. Oh. Since nung April 2020, 1, 2, 3, and 4. So, kung siya ay magpo-pullback possible, dito. Right here. O tapos, ano na dyan? So, siya ay magde-decision na kung siya ay sa baba or sa taas. Ayan. So, still ano pa siya yun? Lower highs pa rin eh. High, lower high, lower high, lower high. Bearish, no? Ayan. So, based dito. Sa RSI. So, tingnan natin kung magbe-breakout. And here, so, medyo ano to, no? May laban-laban. Sabi ni MACD. Ayun o, kasi possible bullish crossover. Okay, kay MACD. And here, series of higher lows. Okay, so good to, no? May laban to si EEI. So, sana mag-breakout. Tapos dito, wait lang. So, support to, yung trendline to, guys, eh. Okay, pero yung ating resistance is here. Oops, wait. So, nabago eh. Resistance dito. Ayan. So, sana mag-breakout, guys. So, pagka nag-breakout to, good. Okay? So, merong volume, ano? Supported by volume. Next natin, si APVI. Ayan. So, babalik na naman tayo dito sa 5-minute chart. Medyo ano to eh. Medyo konti pa lang kasi yung ano niya, no? Mga candlesticks. Ayan. So, sa part na to, is uptrend naman siya, no? Kasi nag-breakout na rito sa 50-day moving average. Ito, kay blue line. Pero right now, siya ay nasa resistance, eh. Ayan, no? Diba? So, this is the resistance, right? Here sa 13.3 pesos. Series of touches. Ayan, no? O, tapos dito pa. So, medyo balance, ano? And sa part na to, let's wait. So, possible this one is cup pattern, ano? O, yun, parabolic siya. May parabolic, tapos medyo parang may handle dito. Ayan, no? Cup with handle pattern, no? Or cup pattern. So, sa part na to, this is very crucial, guys. So, bakit? Pagka nag-breakout yan, boom. Boom panis, no? Hindi, joke lang. Boom sabog. Ayan. So, tignan natin. So, pagka nag-breakout, ang next target natin for this one is possible ito. Ayan. So, dito, guys, sa 14.15 or sa 14.1 pesos, no? So, tingnan natin. So, pagka na-pinch off, so, syempre, pullback muna tayo sa baba. Ayan, sa may support. Dito, guys, sa 12.25 pesos. Dito, guys. Ayan. Okay. And based dito sa ating cup with handle pattern, so, ano ba magiging target price natin for this pattern? So, syempre, yung height nung cup. So, from top to bottom or bottom to top, no? So, from here, sa red box, tapos hanggang dito, susukatin lang natin, ano? So, here, tapos i-connect natin. So, possible dito ay breakout, eh. O, yan. So, ito yung target price natin kay APVI, no? Ito. Si 18.3 pesos. If ever na magpe-play out si cup with handle pattern, ano? Or cup pattern. And sa moving averages, okay, so tapos na pala dun. Cloud. Good. We have a nice breakout here sa may taas ng cloud. Bullish, no? Ayun, no? Fresh breakout. Fresh like doji yan. Ayun, no? Ayan. And sa part na to, sa RSI natin,
medyo lumalaban to guys palaban sa APVI right now. Diba? So na breakout na to. Breakout. High, lower high and breakout. Good. So kung mag pullback possible. Oops, wait. So possible is oops. Wait lang. So na ano yung ano natin. So possible guys dito sa part na to. Ayan, so dito no. Pull back then dapat mag-bounce to create higher high. Ayan, so tingnan natin kung magpe-play out. And sa part na to parang may trend line tayo eh. Ayun, trend line guys oh. Ayan, so possible nga doon ano dito. So we have here series of higher lows 1, 2, 3 and 4. Good. So tingnan natin ano tapos dito kay MACD. So nakapanik naman na dito sa taas sa positive area. Good, no? But sa histogram ayan, so hindi pa siya nagpiprint out ng higher high. And so dapat may confirmation dito eh. Okay, so tingnan natin bukas, no? Ayan, kasi ka fresh breakout pa lang kasi ito eh. Oh. Sa taas ng cloud, no? And here, sa volume, medyo maganda yung volume niya. So possible is mag-breakout na nga ito. Ayan, no? So resistance to eh. O ayan, so sana no mag-breakout si APVI dito sa volume. So next natin, so wait lang ano. Baka wait. Ayun, so meron naman volume. May volume wala. Meron. Ayun, meron. Baka kasi ka ako nawala yung volume eh. Nasanggi ko yung mic eh. Next natin ay si Converge. Wait, magkakape muna ako. Okay. So balik tayo sa 5 minute chart para mas kita natin. Ay sa ano na lang pala sa 1 hour chart. So based dito sa 1 hour chart natin kay Converge, series of lower highs. Okay. Good. So bakit good? Wait lang ha. High, lower high, lower high, lower high. Tapos sa baba, series of higher lows. Low, higher low, higher low, higher low. So, ano meaning nun guys? So, this one is possible symmetrical triangle pattern. So, sabi nga natin, ayan, sa may previous video natin dito, so, possible this one. So, ito yun, no? Si trend line is pagka nag-breakout, good. So, nag-breakout nga dun guys. Ayun, no? Bang, okay? Very evident, ayun, no? Right here. So sa part na to, this is very crucial kasi pagka nag-breakout, super bullish to guys. Take note ano, pagka nag-breakout dito, super bullish. So what if kung hindi? So possible is pullback muna tayo dito sa may 15 pesos ano. Or here sa baba, wait. Okay, so ayusin natin yung trend. Ayan. So possible ito yung talagang trend niya eh. Ayan, okay. So mag-a-adjust lang tayo ng bagya. So based dito possible is here sa 14.95 pesos, no? Dito guys. Ayan. Here tapos so sana bounce pataas, no? For breakout. So, tingnan natin. This is very crucial for Converge.
So, what if naman kung magbe-breakout na kaagad? So, for example, bukas, ano? Pero hindi naman natin sinasabing siya ay talaga magbe-breakout bukas. So, for example, siya ay magbe-breakout. So, ang magiging target price natin dito kay symmetrical triangle pattern is yung height. Height ni triangle, no? So, let's say, dito na lang tayo mag-start. Dito. Ayan. Tapos, i-connect natin here. For example, dito siya magbe-breakout. So, ang target price natin is 16.17 pesos. Ayan. So, malapit dito, guys. O, ayan. So, pwede naman kayong mag-ano pa, no? O, ayan. So, dito sa may, ano. Pero, ayan. So, possible. Dito din, ano? O, di syempre, ano yan? Mas tataas ng konti. O, diba? So, anyways, more likely, dito siya sa may part na to. Ayan, sa may 16. Okay? 16 pesos to 16.5. Ayan. So, tignan natin, ano? Base yun, guys, sa may ano, no? Sa may symmetrical triangle pattern. Ayan. So, tignan natin kung magpe-play out. Pagka nag-breakout. Tapos, sa moving averages, wala pa tayo nakikita rito, guys. Wala. Walay. Walay siya. And here, so, from here, oh, ayan. So, tignan natin, ano. Kasi trend line to, eh. Sa 1-hour chart. So, 1, 2, 3, higher lows. Okay? So, we have here 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 bounces, ano? Tapos, sa taas, higher highs, 1, 2, and 3. What do you think? So, this is very crucial for Converge. Since siya ay nasa resistance na rin, based dun sa ating chart. O, ayun, no? Diba? O, ayan. Kaya meron tayong confluence, no? Sa ating RSI. So, pagka nag-breakout, magbe-breakout din dito yan sa RSI. Sa uptrend line niya, no? Tapos dito, still, okay pa naman. Higher highs, good. NKOBV, o, ayan. Pare-pareha sila, no? Si OBV, si RSI, tsaka si price action. So, kung di makakapanik, yun lang. Bang! Okay? Pullback yan pababa. Next natin, wait. Next natin kay Converge, si TUGS. Tugs, tugs, tugs. TUGS. Ayan. Let's start. Okay. So, dito naman. Okay, so. Mukhang magandang sinyalis to, guys. Ah. So, based dito, what do we think? So, this is very super ganda ng chart niya, no? Ayun, no? Cup pattern, ano? Very parabolic, guys, si TUGS. And right now, so, nagre-ready na to for continuation pattern. Nagre-ready na siya for breakout, guys. So, bakit natin nasabi? Kasi based dito, this part is hammer candle. Okay? So, maraming nagpupush sa price pataas. So, ang resistance natin kay TUGS is here sa 1.45 or 44, no? So, pagka nag-breakout dyan, ang next target natin is sa 1.6 peso. Okay? So, syempre, yung height na to, no? Ni triangle pattern. So, eto guys, from top to bottom. So, pwede natin i-adjust na konti rito. Sa medyo dulo, no? Ayan, so, pwede naman yun.
Tapos dito, ayan. Ayan, so possible dito no sa may 1.65 peso. Ayan. So ito yung target price natin based dito sa ating ascending triangle pattern. So possible this one is continuation pattern, right? And sa ating moving averages, $50 malayo, $100 malayo, $200 malayo. So may golden cross dito, no? Ayun, no? Golden cross. Tapos 200. Ay, mali. Ito, kay cloud, good. So still ano pa rin siya, no? Uptrend. Pero based dito, kung papansinin natin, sa ating market cycle, siya ay mark up phase na. Ayan. Mark up phase na to, guys, ano? So kung gusto mong bibili sa mga stocks, dapat sa accumulation phase pa lang na market cycle. So for example, dito sa TUGS, so dapat sideways. Pag nakakita ka ng ano, nagsa-sideways, so possible accumulation phase yun. Ito yun, no? Sideways, ano, since March, tapos hanggang September. Then, we have here, breakout, throwback, then, run up. Okay? So, this one, this box is accumulation phase for TUGS. And sa part na to, FOMO phase na to, guys. Mark up phase na tinatawag. Right? Ayan. So, kung gusto mong ma-minimize yung risk, dapat sa accumulation phase ka bibili. Hindi yung okay, trending na siya, saka ka bibili, guys. So, syempre, tumaas na yun. Price na, ano? So, kumbaga, sa palengke, diba, pagka hindi in demand yung binibenta mo, mura pa lang, diba? So pagka marami ng ano, pagka marami ng bumibili or demand, so syempre tataasan mo na 'yung presyo mo. Ayun, so parang ganoon lang sa stock market, no. Excuse. No, ayun. So this one is mark up phase na, guys, kay TUGS. Tapos TRSI, so uptrend, guys, good. Pero dito sa part na to, lower high siya. High, lower high, lower high. Ayan. So sana masustain to, no? Si support. So pagka hindi nag-hold, bang, dito yan. Ayan, sa may trend line natin, ano? And here, kay MACD, sideways siya. Pero tingnan nga natin. Zoom, zoom, zoom. Ayun. Higher lows. Good. So, tingnan na lang natin kung ano to, no? Magmamaterialize si triangle pattern. Volume. Sideways. Support is here. So, tingnan natin kung makakapanik. Upside, no? Let's see. Next natin si home. Okay, so marami pa tayo. Marami pa tayong bala dyan, guys. Wait lang, magkakapin muna ko ulit. Ayan. So this one is hanging man, no? Hanging man to, yun. Right? Or eto. Wait, eto. Ayan. So, sino ba si hanging man? Nakahang na tao. Hanging man pattern. Excuse me, naubo ko eh. So, punta tayo dito sa mga images. Ayan. So, may hilig tayo sa picture na ano eh.
na HD, ano? Ayaw natin ng blurred. Pangit pagka blurred. So dito, hanging man, ito. For example, ito na lang, ano? Kay dailyfx.com. So we have here hanging man. So possible this one is reversal pattern. O ayan. Dapat siya ay nasa uptrend, upward trend, tapos upper shadow, small upper shadow, ano? Small to none. Okay. Long lower shadow. Good. And sa part na to, possible, wait lang. Dito. Short trend, massive selling through the subsequent chart. If the holy cat move further down. Continuation of... Ayun, no? So, this can be seen as a continuation of the downward long-term trend. Pero still, so tingnan natin. So, possible daw... downward trend, ano? So, meaning reversal. Ayan. Pero still, tingnan natin, ano? Wait nga lang. So, bakit ba siya nag-print out ng nakahang na tao? So, bakit nga ba? So, based dito, wait. So, ang resistance natin is here. So, okay. Pero much better kung dito, eh. Right sa part na to, no? Dito, guys. Ayan, pero dito meron din. Ito. Ayan, parang naging support na nga siya, oh. So dito medyo hindi makapanik, pero ito parang support. Ayan, parang support to, guys. Dito sa 7.6 pesos. Tapos yung resistance natin, overhead resistance, is 8 pesos. Okay? So tingnan natin, nag-hold pa naman, eh. So pagka hindi nag-hold, de pullback tayo rito sa may support. Ayan. So dito, guys, sa 7.20s, ano? Ayan. Series of touches. We have here couple of touches. Tapos here, good. Strong support, no? Ayan, sa part na yun. And wait lang. Talaga nangangati yung ano ko. Lalamunan, ano? So based dito, So parang cup pattern to kasi, eh. Wait lang. Ito pala sa baba. So, possible this one is cup pattern. This is the cup. Tapos, ito yung handle. Ayan, o, handle. I-adjust natin ng konti. Ayan. Okay. So, based dito, kung cup with handle pattern to... So, ang target price natin is yung height ng cup. So, from here, sa red box, tapos dito sa may bottom. Tapos, i-connect natin kung saan siya nag-breakout. No? So, dito, guys, ang breakout niya. Ayan. So, ang target price natin is here, sa 8.2 pesos. Based sa ating cup with handle pattern, no? Ayan. Tapos, moving averages, 50, malayo, 100, malayo, 200. Ayun, good. So, siya ay nasa taas na ng 200-day moving average. Bullish to, guys. Bullish, no? Bullish. Tapos, kay Cloud, ayun, so good. Ayan. So, kung mag-pull back, edi okay lang. Right?
Ayan, so tignan natin. Tapos dito naman medyo nagre-retrace na siya, pull ba kayo? Since overbought, no? Wait. So dito naman meron tayong parang trend right here. Okay, so parang trend to guys kay home, no? Ayun, no? So based dito we have here. So hindi pa naman nare-reach, no? Kung titignan natin, we have here 1, 2, 3 and possible dito. If ever na siya, ibabalok to ulit pataas. Okay? So, trend dyan eh. Trend is our friend, no? So, tignan natin. Pero siya kasi is overbought na, no? Ayan. Kaya bonus na lang kung siya ay makakapanik pa dito. Sa 91. Ayan, sa 90s. Let's see. Tapos, dito naman, medyo nangihina na to, no? Lower high, oh. Take note guys, lower high na to. Medyo delicates na. So ingat-ingat na lang po. And here, ayun, so hindi nakapanik. So possible pullback nga muna tayo dito kay home. Dito. Okay, so pwede rito, no? Sa may baba. Yun sa may red box dito guys. Ayan, so pwede natin adjust yun. Ayan. Next natin si fruit. Wait lang, copy muna ako. So medyo maambon na rito, no? Medge lang, medge. Dito kay fruit. So still sideways pa rin, good. Ayun, sideways ano. Ayan. So mas matagal siyang nagsa-sideways, mas bullish 'yon pagka nag-breakout. So dito parang nahihirapang makapanik. And right now siya ay nasa support. Ayan, so dito sa may 1.35, ano? So, pagka hindi nag-hold, so, yung ating next support is sa 1.3. Okay, so, tingnan natin, ano? Let's see. Still sideways pa rin, ya? Intact pa rin, guys. Diba? So, ang pinaka-crucial part dito is here. Dito sa 1.45, no? Or here sa 1.48. So dapat makapanik siya ron eh. Ayan, so let's see na lang. So this part is possible. Oh, ayan. Pero siya ay nag-breakout na guys eh. So breakout na to ito. Ayan, no? Dito, no? O, ayan sa part na to. Ayan, triangle pattern, no? So base dito, since nung pagka breakout niya, ayan, so this one is ano lang, ano, normal pullback. It's either here or here. Ayan, sa baba. Tapos target price, so syempre yung height. So yung height na to is, so let's say ano na lang dito sa part na to. Ayan. So pwede rin dito eh. Ayan. Extend natin ng bahagya. Tapos dito sa breakout point. So base dito, ang target price natin is 1.8 peso. Ayan, so dito ano. Ayan. So, meron tayong confluence right here. So, merong mga touches dito, yun. Sakto. Ayan. So, tignan natin, ano. Tapos, ang moving averages, 50, malayo, 100,
200 support. Good. Nag-hold sa may support. So this one is very crucial, no? Sa bakit? Pagka nalaglag yan sa 200, delicates si fruit. Pero pagka nag-hold at nag-bounce, very bullish, no? So take note, kabi-breakout pa lang natin sa 200 day moving average. And as well, kabi-breakout pa lang din natin sa triangle pattern. Ayan. So this is very crucial for fruit, no? So let's see. And sa part na to, lower high, high, lower high. So tingnan natin kung siya ay magpiprint out ng lower low bukas, no? Tapos dito, lower highs. Medyo delicates, no? Pero dapat mag-higher high ito, eh. Okay, para maka, ano siya, no? Mag-bounce upward. Tapos dito sa volume, medyo lilo siya talaga. Okay? So, yung support natin saan? Support is here. So, possible dito, guys. Support. Dito sa part na to. Ayan. Save natin. Tapos yung next ay CHLCM. Kape. Go. HLCM. Okay, nakakailang minutes na ba tayo? 46. Okay, so good pa lang. HLCM. Boost. So base dito, ayan, sideways pa rin to, eh, no? Si HLCM sideways, okay. So ang resistance niya is around here sa 6.20s or sa may 6.3 pesos, no? Series of touches. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Impossible dito, no? Ayan. So, ang support naman natin, major support is here sa 5.55, no? Pesos. Okay? So, possible, this one is, wait lang. Confirm muna natin, mga trend lines. Okay, kaya pala siya na hindi makapanik, ano? Downtrend line pala to. Resistance, ano? 1, 2, and 3. Oh, that's why. So possible, ayan, so babalik nga dito sa may support chan. Support, tapos tignan natin kung meron tayong ano. Ayun, so possible nga, ano? 1, 2, and 3. Oh, ayan, so pwede kayong mag-abang dito, guys, ano? Ayan, sa part neto sa 5.6, no? Ayan. So this one is possible symmetrical triangle pattern ulit. So take note, no? Pare-parehas po sila ng ginagawa. Yung iba leading, yung iba lagger. So si lagger, eto yun, si HLCM. So possible susundan niya lang yung market sentiment ng ibang mga stocks. So pagka nag-breakout to sa may symmetrical triangle pattern, possible. So from here, so atin natin yung magiging target price. So kung siya ay dito magbe-breakout, for example, so ang target price is 8 pesos. Yan, so dito. Ayan. Moving averages, support, ayun, so meron tayong confluence dito, no, kay 50, 100, 200, medyo malayo, okay? Let's see, tapos kay cloud, ayun, so siya ay nasa taas na ng cloud. So possible, start pa lang to, accumulation phase pa lang to, guys, possible, no? So dapat,
bibili tayo sa accumulation phase, hindi yung sa markup phase na. Para ma-maximize natin yung profit and ma-minimize natin yung risk, no? So, risk and reward. Risk-reward ratio. Ayun, so dapat may ganun tayo. And sa RSI, so still uptrend pa rin tayo, no? Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, kung siya ay magpo-pullback, possible dito yan. Okay? So, very evident, ano? This is a good uptrend. Uptrend line. MACD, still higher high pa rin, kaya still good pa rin yan. Intact pa rin to. So, yun nga lang, pagka nag-lower high na to, ayun, so possible nga is magre-retrace na tayo dito sa price action. Okay? Support. Ayan, so nag-pullback na siya eh. Support natin dito, eto. Ayan, so support siya, ano? Support. Tapos, yung next is here. So, possible dito, guys. Ayan, sa part na to. Ayan. Okay. So, tingnan natin, ano? O, diba? So, meron tayong trend, no? 1, 2, 3, 4, 5, and possible nga dito. Okay, confluence yan. Confluence. Save natin. Next, HLCM, tapos CHP. CHP. So, based dito, wait lang. CHP. Okay, parabolic din to eh. Very nice, no? Okay, parabolic, guys. And right now, siya ay sideways, no? Take note, sideways siya ngayon. So, ang support natin is nasa 1.5. Tapos, yung resistance is 1.75. Ayan. So, sideways pa siya eh. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest for breakout. Ano? Kasi yung last candle niya is hammer candle. Tapos, bullish harami, ano? So, possible. Ayan. So, tingnan natin. Sideways pa rin eh. Moving averages, 50, support, ayun, no? Good. Right, tapos, 100, malayo. Nasa baba, guys. Wait lang. Wait lang. Ayun, no? Tapos, si 200, ayun. So, uptrend to, guys, ano? Fresh breakout sa 200-day moving average. So, right now, this part is sideways. Okay, so, nagsa-sideways to. So, let's see. Ayan, kasi based dito, so, this part is accumulation phase. Ito. Ayan, so, possible, ito yung start nung FOMO phase, no? Kay CHP. Let's see. Tapos dito, lower lows, lower highs, bearish, ano? Ayan. So, bearish pa rin to. Tingnan natin, lower highs eh. Ayun, no? High, lower high, lower high. So, pagka di nakapanik, so possible, magpiprint out ulit to ng lower low. Pababa. Ayan. Tapos, ating MACD, lower low, this is not good. Okay? Tapos, KOBV, lower highs.
medyo pangit yung ano niya ngayon, ano? Mga indicators. So sana mag ano nga, mag bounce, no? Sana, sana. Ayan eh. So sideways pa siya. So dapat mag ano dito yan, mag hold sa may 50-day moving average. Next natin si, medyo napapagod na ako, green. Green. So sa part na to kay green, parang breakout na siya sa may ano eh, inverse head and shoulder pattern, ano? So i-zoom natin. Ayun, so breakout guys. Nice. So we have here nice breakout. Okay. Oops. So sa part na to, good. Ayun oh. So nag-breakout na siya rito, no? Sa neckline. So dito 'yon sa 2.6 pesos. So what's next? So medyo ano to, no? Medyo mataas-taas to guys kung siya talaga ay bullish, ano? So possible ang next target natin for green is here sa 2.7, pero ito yung major eh, major resistance. Ayan, sa ituktok. Ayan, so dito sa 2.9, ano? 2.9 pesos. Ayan, so tingnan natin. Let's see. So as long as siya ay nag-hold dito guys sa may taas ng neckline, so possible nga aangat yan pataas. Moving averages, oops, wait lang. So burahin nga muna natin to. So magche-check muna tayo ng trend. Okay. So okay pa naman siya. Ayun, nasa pataas yung trend, no? Uptrend to. Ayan, so tingnan natin, no? Ayan, series of touches, wait. We have here 1, 2, and 3. So possible dito mag ano, no? Mag stop over sa 2.7. So tingnan natin. Let's see. Ayan. Moving averages, 50 support, so medyo malapit. 100, wait lang pala. Ayan, para mas kita. 200, okay. So fresh breakout din to, no? Tapos golden cross. Cloud, okay, good. Still in ano pa rin to, in uptrend, no? KMACD, higher highs, okay pa rin siya. Tapos dito KOBV is breakout. Ayan, so may volume to guys, no? So ang magiging problem dito kay green is yung kanyang mga tops. Ayan, so ito yun. Ayan, so dapat mag breakout siya rito sa part na to, no? Pataas. Pataas guys dito. Ayan. Save natin. Tapos yung next, si green SSI. So medyo mahaba na itong video natin, ano? Okay. O ayan, isang oras na guys. So anyways, konti na lang. So ano na lang, 3 na lang, ano? SSI, CEB, tsaka ECP. Success. So based dito, ayan, pare-pareha sila guys eh, oh. Symmetrical triangle pattern to eh. So wait lang, ano natin to. Tapos i-ano natin ulit.
ipa-plot natin ulit. Ayun, no? Symmetrical triangle pattern. So magiging target price natin dito for SSI is yung height nga. So possible dito yung height, guys. Tapos kung saan nag-breakout, so syempre dito yon. Iko-connect lang natin. So dapat ang target price natin is 1.78, no? Dito, guys, right here. Pero parang top out na siya ngayon, yun. Okay, parang ano to, blow off top na tinatawag, ano? Sudden increase in price, tapos bigla nang huminto. Ayan, napahinto, guys. Ayan, so siguro nakakita ng maganda to. De joke lang. Tapos right here, parang hanging man, yo. So take note, guys, ano. Pero tignan natin sa ano, sa 4R chart. 4R chart. 4R na ba to? Eh, ba't ganyan? Parang ayan. So eto na lang pala sa 1R chart. So base dito, right here. Okay, so nagkikreate siya ng trend line dito, no? Uptrend. So tingnan natin kung mag-hold. Tapos sa ituktok, medyo hirap, no? Dito. Ayan. So sa part na to, possible this one is ascending triangle pattern. Pero hindi naman siya definite na ascending triangle pattern, ano, kasi meron ditong mga overshoots, eh. Ito, oh, no? So kung sa trend line, ayan. So possible this one is symmetrical triangle pattern. Ayan. So take note, guys. Possible this one is continuation pattern. Kung siya ay magbe-breakout sa taas. So what if kung hindi, no? Tapos mag-breakdown sa baba. Yun lang, delicates, no? What do you think? Let's see. Ayan. So yun ang nakikita natin sa 1-hour chart. Pero sa 1-day chart or sa daily chart, medyo hindi kita, eh. Ayan, so tingnan natin. Let's see. Ayan. And here, lilo na to, guys, eh. Overbought na siya, eh. Overbought na, no? So ingat na lang po. Excuse na, ubo ko. Tapos dito kay histogram, lower highs. Okay, so ingat-ingat. Overbought, lower highs. Tapos red candles. Tapos okay, sideways. Okay, so ingat-ingat, guys. So tap out dito. So tignan natin kung this part is double top, no? First top, tapos second top. So tignan natin. Let's see. Next natin, si CEB. Ayan, so patapos na po tayo. CEB. Okay, sa part na to, nag-retest na tayo dito sa may ano, no? Breakout dito sa may symmetrical triangle pattern. Tapos nag-retest naman dito sa downtrend line since 2019. Ayun, no? Diba? Retest na yan, eh. Ayun, no? Tuntunin natin. Ayun, no? Ayun, diba? Tinamaan. Tinamaan ng magaling.
So, this part is very crucial kasi kung papansinin natin, parang ano eh, bearish engulfing candle, yo. So, possible, malaglag tayo dito sa may support. Saan ang support niya? So, dito yon sa 42 to 41 pesos, no? So, possible. Since meron tayong gap up dito. Ayan, no? Okay. So, take note, ano? Nasa downtrend pa rin tayo kay CEB. Pero, ang good news is, siya ay nag-breakout na dito sa symmetrical triangle pattern niya. Okay? Tapos, sa 50-day moving average, 100, 200, bearish pa to. Cloud, okay? So, medyo palaban na to, no? Si CEB, pero, ayan. So, let's wait na siya ay, ano dito, mag-breakout sa may, ano niya, no? Downtrend line niya since 2019. Ayan, para medyo safe. And sa part kasi na to, wala na sa may support eh. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, so dapat dito ka bibili. If ever na magpo-pullback, no? Ayan. Tapos dito, higher high. Okay, so bakit higher high? So meron yung ano eh, gap up eh, di ba? Kaya higher high yan. So bullish. Pero kung titingnan natin, nauntog eh. Ayun, no? So hirap makapanik, no? So ingat na lang. Tapos dito, binuhusan na naman. Delicates, no? Support. Ayan, so ito yung support niya. Dito. Support chan. Okay? So, pagka hindi nag-hold at hindi siya nag-bounce pataas, next target natin is here. Ayan. And yung last is ECP. ECP. Ayan, so mo. Masakit na yung leeg ko, guys. So, dito kay ECP. Okay, so meron tayong downtrend since 2018. Okay, so grabe to, guys, no? Ayun, no? So, pumalo ng 76. Tapos, kung dito ka nakabili sa 2.7 pesos. Grabe. Okay. So, anyways, sa cryptocurrency, normal lang yung mga ganyang, ano, mga galawan, ano, pump, tapos dump. Normal lang yan sa crypto. Kaya pagka ganyan, mga sanay na ako sa mga ganyang mga play. Ayan. So, hindi na ako napo-form na, uy, tumaas, makasabay nga. Mahirap kasi ganun eh. Especially sa cryptocurrency. Ayun, so dalang-dala na talaga ako. Kaya ngayon, pag bibili ko, I think na ano, na nasa flooring na siya. Almost, no? Ayan. So, sa part na to, still in downtrend pa rin. Okay. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5. And sa part na to, so, i-zoom na natin. Zoom, 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 zoom. Okay. So, tingnan natin, ano? So, siya ay nagre-retest for breakout dito sa may symmetrical triangle pattern since January, no? So, pagka nag-breakout possible, magre-retest naman to dito sa may 8 pesos dito, guys. Ayan, no? Dito sa may 7.85 to 8 pesos. So, tignan natin, ano? Let's see kung siya ay talagang magbe-breakout dito and i-retest niya to si downtrend line. Tapos dito, we have here a nice bounce. Support, eh. 1, 2, 3, and 4.
'di ba? Super powerful ng mga ano no. Trend line natin. Ayan. And sa part na to, crossover, good. Ayan. So, sana masustain, ano? At mag-print out siya ng maraming higher high. Para mag-break out dun sa may downtrend line. And yung last, eto, kay OBV. So, papansinin natin, breakout, good. So, breakout na siya, guys. Ayan, no? Very evident. Breakout. So, if ever na siya ay magpo-pullback, okay lang. Pullback, tapos dapat mag-bounce dito. Bounce. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2 ng ating top trending stocks. So, hindi ko alam kung makakagawa pa ako ng video kasi medyo pagod na ako eh. So, 2 hours na ako nagsasalita. Ayan o. 1 hour, tapos yung sa part 1 naman is 1 hour din. So, keep updated na lang po. So, paki-check na lang po yung ating channel kung meron po akong may upload mamaya. So, salamat sa pakikinig. See you sa next video. Bye-bye!